Hello mga kohay and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Ang video na ito ay simula ng chapter 2 ng volume 13. Ito ay pinamagatan na The Ravaged Beginning. Guys, ang Tong It's Go ay may bagong magandang slot game at ito ay ang Vegas Night Slot. Para makita natin kung paano ito laruin ay i-click lang natin ang pay table na matatagpuan sa may upper left corner kung saan ay may makikita kang tatlong guhit. Kapag nakapag-collect ka ng 6 na red scattered ay pwede kang makapasok ng reward moment. Napakaganda ng reward moment na ito guys. Napakaraming golds ang pwede mo makuha dito. Meron ding 3,000 gold stars sa slot ranking rewards ng Vegas Night Slot. Ito ay magsisimula ng April 1st hanggang April 15th. Ang rank 1 to rank 3 ay makakakuha ng 100 to 300 gold stars at ito ay magre-refresh every 4 hours. Meron din tayong free diamonds na gift code para sa ating mga subscribers. Ito ay 3PYRD27. Pwede niyong gamitin ito para makabili ng golds at makapaglaro sa Vegas Night Slot. Shoutout nga pala kay Niel Montulo dahil nag-download siya ng Tong It's Go gamit ang link natin sa my description. I suggest na mag-download na rin kayo guys para makatulong din kayo sa akin. At ngayon ay simulan na natin. Pumasok ang mga salita na binitiwan ni Rimuru sa mga puso ng mga magical creatures na nasa may battlefield. Ang mga salita na ito ay galing sa kanilang hari kung saan ay loyal sila at buong puso na nagtitiwala. Kaya nung marinig nila ang order na ito ay nagsalita si Benimaru na ang kanilang camouflage battle plan daw ay terminated na. Ginalit daw ng mga ito ang kanilang lord na si Rimuru. Kaya durugin daw nila ang kanilang mga kalaban. Nung dinerminate na nila ang kanilang camouflage na battle plan ay wala ng restrictions ang mga monsters ng Tempest. Pwede na silang mag all out at hindi na nila kailangan na magpigil. Naging masaya ang mga monsters ng Tempest na ito dahil freely na nila magagamit ang kanilang mga magic. Ang kanila kasi mga aura ay kinailangan nilang isuppress dahil nga nakatira sila sa town at pag hindi nila sinuppress ang kanilang mga aura ay maapektuhan ang kanilang living environment. At tandaan natin na may mga humans din na nakatira sa may Tempest. Hindi kakayanin ng mga ito ang matinding concentration ng magicules kapag hindi sinupress ng mga monster residents ang kanilang mga aura. Basically, all this time ay nakasupress ang aura ng mga monsters in order to coexist with the humans at ang full concentration ng kanilang aura ay naging dahilan para ang concentration ng magicules sa kanilang surroundings ay mag-rise ng isa pang level. Ngayon ay wala ng takot ang mga monsters na ito at handa na sila uling lumaban sa may battlefield. Nang marinig ni Gopta ang order na ito ay nagsalita siya na finally daw ay makakapag all out na din sila. Kaso nga lang, meron siyang tanong kung okay lang daw ba talaga na mag all out sila kasi hindi pa daw nila nare-reach ang kanilang goal. Naguluhin ang kanilang mga kalaban para mailabas ng mga ito ang kanilang mga trump card. Nag-reply sa kanya si Gopchi. Sabi naman ito ay okay lang naman daw siguro. Although, ang original plan nga nila ay maging pain para ilabas ng mga kalaban ang kanilang mga trump card. Pero sabi ni Gopchi ay kung hindi daw sila maglalabas ng sariling mga trump cards nila, baka hindi daw matakot ang Empire. At hindi din ito palabasin ang mga malalakas nilang individuals or mga trump cards. Sumang-ayon naman si Gopta dito. Nag-uusap si Gopta at Gopchi habang may mga sumasabog na magic shells sa kanilang paligid. Pero mukhang hindi sila kabado na parabang wala lang nangyayari. Sabi ni Gopta ay pauunahin daw nila ang mga malalakas nilang miyembro. Sabi naman ni Gopchi, member daw si Gopta ng Four Heavenly Kings. Dapat daw ay siya ang mauna. Pero sabi ni Gopta, although member nga daw siya ng Four Heavenly Kings, siya naman ang pinakamahina na member nito. Kaya wag daw siyang ipain sa kalaban. Kahit na nagtatanggihan sila, malakas pa din ang nararamdaman nilang emotion at kagustuhan na lumaban. Pati ang mga members ng Wolf Rider Soldier Unit ay nararamdaman din ito. Naghihintay lang talaga sila kay Gopta na magbigay ito ng order sa kanila. Patuloy silang binabagsakan ng mga shells na galing sa mga magic tanks. Hindi ganun ka-accurate ang pagbagsak ng mga shells na ito. Pero hindi naman kasi nito kailangan na sila ay directly natamaan. Dahil sa shockwave pa lang ng pagsabog nito ay pwede nang mamatay ang kanilang mga kalaban. Ang mga members ng Wolf Riders na ito ay mga masters din with a strength na equal sa isang centurion. Lahat sila ay mayroong rank na A-. Kaya kahit na gaano kalakas ang damage na mata mo nila ay mapapagsak
napapagaling pa din sila ng mga restorative medicine. Kaya hindi sa kanila ganun kalaking threat yung mga shockwave na mga shells. As long as hindi sila directly natatamaan, ay malaki ang chance nila na makasurvive. Kaya sila ang inilagay dito ni Benimaru. Sila ang inutusan na mag-engage at mag-pretend na natatalo habang lumalaban. Hindi nila kailangan na talagang matalo. Kailangan lang nila na ipakita sa mga kalaban na sila ay nasa isang crisis. Hinihintay nilang sila ay mapalibutan ng Imperial Army hanggang sa wala na silang dadaanan sa kanilang pagre-retreat. At saka sila lalaban ng buong lakas nila. Kapag naubos na daw ang mga shells ng mga magic tanks at wala nang maipaulan ito, ay ipapadala na daw ng kalaban ang kanilang mga soldiers para patayin ang mga nakasurvive sa gitna habang pinapaliguan ng mga magic shells. Ipapadala daw dito ang mga best man ng Empire. Ito ang tatapos sa kanila at ito ang kanilang lalabanan ng kanilang buong lakas. Yun ang order sa kanila ni Benimaru. Kung titingnan natin ay talagang napaka-risky nung kanilang plano. In fact, ay gustong gusto na magreklamo nitong si Gopta. Pero ang command kasi ay command at hindi siya pwedeng hindi susunod. Sabi ni Gopta ay compared daw sa Imperial Army ay mas nakakatakot pa sa kanila itong si Benimaru. Pero sinabi din ni Gopta sa kanyang sarili na mabait naman daw itong si Benimaru. Kaso nga lang, ay wala daw siyang awa when it comes to military. Plus, ay kaligtasan daw ng kanilang lord na si Rimuru ang nakataya dito. Kaya kahit ano daw ang i-order sa kanila ay gagawin daw ni Gopta kahit gaano ito kadelikado. Naisip ni Gopta na napakahirap nga ng kanilang battle plan, lalo na para sa kanila. Nakakapagod din daw na itaas ang moral ng kanyang mga kasama, especially kung kayo ang naandito sa ganitong kalagayan, kung saan ay buhay nyo ang nakataya dahil kayo ang nagsisilbing pain. Pero ngayon ay tapos na ang role nila na ito. Dahil nga sa order sa kanila ni Rimuru ay pwede na silang mag all out. Nagbigay na din ng bagong order itong si Benimaru. Hindi na nila kailangan na magpanggap sa kanilang mga kalaban. Hindi na nila kailangan na ipakita na sila ay desperado. Dahil finally ay pwede na nilang gamitin ang kanilang tunay na kakayahan. Nagsalita si Gopta sa mga antay sa kanya na ngayon daw ay pwede na silang umatake. Ililipat niya na daw ang command ng Green Legion papunta kay Haku. At ang mga riders naman ay magiging under kay Gopchi. Ininform sila dito ni Gopta gamit ang communication network. Since inilipat na lahat ni Gopta ang mga command na nasa kanya, eh tinanong siya ni Gopchi kung ano daw ang gagawin niya. Ngumiti naman si Gopta at sumagot ito. Sabi ni Gopta ay wala daw siyang time ngayon para makipaglaro. Wala din daw siyang pakialam kung siya ay member ng Four Heavenly Kings. Dahil nagbigay daw ngayon si Lord Rimuru sa kanila ng order, eh ipapakita niya daw sa kalaban kung gaano siya kalakas kapag siya ay nagseryoso. Alam na agad ni na Gopchi at ng kanyang mga kasama kung ano ang ibig sabihin dito ni Gopta. Kasi minsan lang magseryoso ang kanilang captain. Sinabihan ni Gopta ang kanyang mga kasama na gamitin daw ang lahat ng lakas nila. Huwag daw magpigil ang mga ito. Medyo kulkid itong si Gopta ngayon. Isa siya sa mga naunang characters nung una pa lang. Although paganto-ganto lang siya ay napakarami niya ng knowledge na natutunan. Kaya deserve niya din na maging kulkid. Nung una ay nanggagaya lamang. Kapikat lang itong si Gopta. Pero habang tumatagal, ay nag-evolve ito ng kanyang sariling unique skill. Siya ay isang double-bladed swordsman. Hindi siya ganun kagaling gumamit ng swords, pero malakas pa din siya. Malakas si Gopta, especially if meron siya mga kasama, nakatulad ni Nagopchi na kanyang vice captain. As long as magkakasama sila, ay makakaisip sila ng paraan kung paano manalo. Ngayon ay ibinalik na ni Gopta ang attention niya sa mga kalaban. Nakaupo sa likod ng Green Legion itong si Testarossa. Sinabihan siya ni Gopta na maghihiwalay na sila ng forces para lumaban at makapag all out. Tumango lang si Testarossa dito. Sabi niya ay nararamdaman niya din daw kung ano yung nararamdaman ni na Gopta. Kaya at this moment ay tumigil na siya sa pagpa-function bilang isang ombudsman at umakto na bilang isa sa mga ministers ni Lord Rimuru. Sabi niya ay gawin daw nilang lahat ang lahat ng kanilang makakaya. Matapos magsalita ni Testarossa ay tumalo na ito pababa ng likod ni Ranga. Sinabihan din sila nito na mag-ingat bago sila umalis. Si Testarossa ay binilina ni Rimuru na samahan si Gopta bilang inspector. Ngayong pinayagan na silang lahat na mag-all out at wala na silang mga restriction, ay magsisimula na ding lumaban itong Primordial Demon. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Thank you nga pala sa mga members ng ating channel na hanggang ngayon ay patuloy na sumusuporta.
So guys, balik tayo sa sponsor ng video. Madali lang naman siyang matutunan dahil may mga guide naman kung paano siya laruin. Pero paano nga ba makakapag-redeem ng mga rewards? Paano makakakuha ng points para makakuha ng load o mga items na kagaya ng mga nakita niyo nung una? May iba't ibang mga paraan ng pagpapataas ng points. Ang unang way para magpataas ng point ay sa pamamagitan ng pag-invite niyo sa mga friends niyo. So, earn from invitation. Pag-click niyo yung invite button ay pwede niyong i-share ito sa kahit na kanino. So, ang ikalawang way naman para makaipon ay ang pagsali sa mga tournaments. Laruin niyo lang siya ng laruin kung saan laro kayo magaling. Para sa ikatlong way naman ay yung rank game. Pwede din kayo dun maglaro para makaipon. At ang pang-apat naman is yung hand ranking. Ito daw ang pinakamabilis sa lahat. Basta laro lang ng laro. Kada laro ay magkakaroon ka ng gold stars. So paano pag marami ka ng gold stars at gusto mo na makita yung mga items? Click mo lang yung plus sign sa may gilid ng gold star icon at may makikita ka dun na gift icon. Para bago mo makita yun ay kailangan mo muna na makatapos ng 50 games at magkaroon ng 3 friends. Pag nagawa mo na yun ay pwede mo nang i-claim ang mga rewards na sakto sa naipon mong gold stars. Kailangan mo silang i-contact at pakikita mo naman yung contact us sa ibaba para makuha mo yung gusto mo na item. So guys, kita nyo naman, madali lang talaga siyang laruin. And depende na lang sa'yo kung gano'ng kakasipag maglaro. And pampalipas oras lang naman talaga siya. Kaya i-click nyo na yung link sa my description kung gusto nyo siyang subukan. At para makatulong din kayo sa ating channel. Kasi yan ang una natin na sponsor. And free to play naman yung laro na to. Kaya wala rin kayo ditong problema. Kaya i-download nyo na gamit yung download link sa my description natin. Ngayon ay alam kong alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Once again, thank you as always, and I'll see you guys in the next video.